Hello, thanks. So, good afternoon, Honorio. Good afternoon, everyone. Ang makilig sa ating speaker. The only place to play natin is isa sa kanilang kilalang broadcaster dito sa Pilipinas. And it is our pleasure na Sir Jiggy Manicad. Thank you so much, Ma'am Dali. And now, alam ko lahat kayo ready na at excited na marinig ang boses ng Let's welcome Mr. Jiggy Manicad. Let's give him a round of Hello, good afternoon. Mababa ako ha, parang laki ng bahay ko eh. Mababa. Ayoko dito, mag-isa lang ako. Thank you for coming dito sa malaking bahay. Edo. Architecture. Senior High. Housing tech. High industrial engineering. Okay. Industrial ba? Information. Engineering. Naglakad-lakad ako sa likuran ng Jenny. 1 kilometer away, ABS. So, Sergeant Esquera pa rin yung state. Likod lang ng Jenny. Nag-apply ako bilang researcher sa Magandang Gabi Bayan at natanggap ako. Alam niyo ba yung Magandang Gabi Bayan? Puro horror stories na lang ngayon yung dati. Magagandang story yung mga issue ng lipunan. So natanggap ako, ang unang assignment ko, alamin mo paano nakaaral yung mga tulong mangyan sa Oriental Mindoro. Pinapunta ko ng bundok, mga training sa bundok, interview, research, coordination, etc. Na-air namin yung story after 3 months. After 3 months, nag-resign din ako kasi nandibago ko sa buhay ng Manila. Kumbaga, na-culture shock ako. Traffic, baha, yung tinutuloy ako ng bahay sa Blue and Green. Sa graduation nila. Nasunog yung isa eh. Nagpanin yung mga estudyante. Tinutulak nila pilit yung pinto palabas. Ang hindi nila alam, pahina yung pinto. Na-trap mga 100 students na matay na. Walang iba reporter, din-employ ko yung sarili ko, kapag nag-cover. So, also this fire, isa sa malaking unang story na nagawa ko. Now, kung na-realize ng aking boss na kung pwede ako maging reporter, sabi ko, sandali na. Diba? Kung gagawin ko ako reporter, ang pangarap ko na maging reporter, yung naka-long sleeves, naka-necktie, naka-BS, naka-slacks, a-attend ng press conference sa isang hotel. Aircon na ba? Magkakape. Uwi na pagkatapos ng interview. Yun ang gusto ko rin po. Hindi, sabi ng boss ko, out of town ka agad. Okay boss, saan ako pupunta? Punta ako sa Cebu, punta daw ako sa Cebu. Iniisip ko, papagawa sa akin, feature ng mga paggawa ng crime numbers. O kaya, bakit ba masarap yung lechon sa Cebu? Bakit mo ikaw lalagay? Tsaka yun, di ba may ambo sa iyo dyan? Baka ako makiklam. Alam mo ba na may ambo sa iyo? Yun yung kukunan mo. Exacto. Hindi alam mo. Lipad ka na. Sa kanilang sa kwarto. Ganun lang siya makitos. Ganun lang talaga. So, okay, again, wala akong masigla. And nag-immerse ako sa mga Muslim communities. Dito, nakilala ko sila na wala yung mga biases o mga prejudices na nakita ko yung pamamuhay nila, pag-sorry na na-release na yung mga kid ng victims, nag-uubihan na yung mga iba-iba channel. Sabi ng boss ko, next time, pupunta ka soon. Teka lang boss, nag-uubihan na sila eh. Baka ako ma-chairman, ako makikintap, tubusin mo ako. Hindi ka makikintap dyan kung saan punta ka doon. So, wala akong choice na dito punta nila.
dito naman napukusan yung patakoy ng investigative journalism. Wala lang sa istorya. Pero may mga tanong na bakit ganito? Bakit yung mga bata nare-recruit na maging abusaya? Ano bang meron dito kumpara sa Luzon? So, again, napukusan yung high school into investigative. Sabi ko may kahirap yun, di ba? Eksakto! Nandun sa Binlanan, di ba? Yun ang nahanapin ko sa Binlanan. And true enough, pinadala ko sa Jalalabad, Eastern Afghanistan. Jalalabad, Eastern Afghanistan. Sa Jalalabad, Eastern Afghanistan, during that time, hinahanap si Osama Binlanan. At binubomba ng US military, binubomba ng US military, yung Tora Bora Mountains na sa ilalim ng mga kuweba, yun ang tatayo sa ilalim, pinapalabas sa lunda. Basta technique, kinumpile siya sa simpleng isang pamamaraan. Number one, start with a concept. Sandali, inom lang ako. Start with a concept, pagkainin ang inyong imagination, then common questions to guide you. Ay, pwede ba? Or meron kaya? Kasi baka makalimutan ako. Go to the ground, touch base with the people, talk to experts. Alamin mo, kung meron pwedeng makalimutan o pwedeng kapareho na accepto yung iniisip mo. Kasi kung may kapareho, pwede ka mag-adjust at pwede mong mas pag-adjust nung produkto na pinubuo natin. Sa broadcast, sa journalism, ang ingredients ay video. Isa sa mga ingredients ay video. Kaya ba po natin ang pagpapwedeng logistics? Kaya ba natin piliin yung mga ingredients? In the case of broadcast, kaya ba natin pumunta ang mga press? Para pagpunta doon, million ang inaabot. In your case, naglalabas sa isipan nyo, kaya ba natin bumili ng ingredients o materials? Isa sa mga ingredients ko sa reporter, sa aking nilulutong storya, ay interview. I would need to ask the right and hard questions parati. Para makuha ko yung importante content na kailangan malaman ng publiko. Para makakapunta ako sa katotohanan na pagbisa talaga, mahirap pa ako. Kasi puro sinumali, karaniwan yung in-interview. Shoot the scissors or video. Another ingredient sa finished product na binubuo ko, yung video na kailangan. Pag na-interview ka, wala ka ng video, hindi siya tatayo as a story for TV. So, para ka nagkulang poste, nagsimento ng poste, kung walang bakal sa loob, hindi siya pwede. Diba? Nagbubuka ng isang gadget, walang tornillo na yun, walang microchip, baka hindi gumana yung gadget. Okay. Write your script, start with the strongest video, write the 14 video, that's the keyword sa loob. Nandun na tayo sa proseso na nakalapit yung ingredients, bilhin na natin, ito na yung pag-iluto process. Nagsusulat na ako ng script, getting ready para malapit na, niluluto ko na yung story. And next, video, writing is really about good storytelling. Para siyang pagkukwento sa kaibigan. Sub-bites, portions of the interview. Portions of the interview. Next, edit your materials. Kumbaga, sa pagkain, last na to, tinitimpla na lang, lalagyan ko na lang ng asin para sa tamang-tamang panglasa. Nag-i-edit na lang ako. Lalagyan ko tamang video, lalagyan ko tamang soundbite, tamang portion of interview, at ang pinakahuli dyan, syempre, iahain ko na yung finished product, which is my documentary. Okay. So, yung proseso is applicable to all of us. Doon yung makikita yung mga pictures na kinukuha namin. So, kung meron kayong katanungan about sa Dennis Castan or related
written topics, pwede nating siguro 10 questions for the open forum before tayo mag... yung mga video mo talaga exciting, hindi, well, pwede ka magpakita ng bagong style na editing, hindi siya parang flat-flat, na parang kapatan mo sa news, and pwede na wala na rin na voiceover, parang ako na lang talaga yung nagkukwento. So, bagong style, yung documentary kasi para siya, parang formless, pero napaka-tight ng kwento. Yung nasa ng reputation.
embarrassing the others. Ready ako to present yung plataforma.
May pera ka ba? Wala akong pera, may platform ako. Alam mo yung reality ng politics, kung wala kang pera, hindi ka talaga mananalo or hindi ka makakalaban. Pag sa akin, meron akong kahit inisaw niyo ako, hopefully meron kayong tabula today na pwede niyong i-apply sa pang-araw-araw niyong pamumuhay. Ipag-pray niyo rin ako para sa tamang direction, para doon sa aking pelikula. Hindi naman ito bold movie, hindi ito pornographic movie. Sa pelikula next year, pagpatuloy niyo lang ang mga career, ang mga direction niyo, huwag kayo mag-distract after niyo matapos ang pag-aaral, tulungan niyo yung pamilya niyo. If you become successful, and I know you will be successful in the future as well, try to help your communities. Hindi kailangan malaki. At least, may 10 bata, bigyan nyo school supplies, bigyan nyo ng magpalugaw kayo once a year, once a month. Kasi in that sense, mare-retain nyo sa puso nyo yung kapuntihan. Hindi mawawala yung pag-ipagkapwa nyo at hindi mali-develop yung pagiging makasarili nyo. Iwasan nyo. Dapat pagkatulungan kayo as well, tulungan nyo maliliit, tulungan nyo yung kapwa nyo. Thank you very much. Thank you very much. Subscribe sa channel, Patty Rivera. Yeah, Patricia Rivera. Huh? Ano ba follow niyo ako sa IG. Di ba siya tapos? Nag-vlog na siya. Ay, gusto ko mag-feature dito. Maganda yung ano. Bye-bye.